Going to cook sizzling Bicol Express. Let's go, guys. And let's cook. What's up, guys? Welcome back to my channel, Topak on Food Travels. Today we're going to cook sizzling Bicol Express. With a twist, ilalagay natin siya sa sizzling plate. And first of all, I need to prepare all my ingredients, which is I'm slicing right now my pork into small pieces, which is bite size. Oh, di ba may pa-bite size pa ako? Basta yung mangunguyang hiwa. There you are. And just to introduce with you guys, what is Bicol Express? Bicol Express is a spicy Filipino stew consisting of bite-sized pieces of pork with chiles, coconut milk, shrimp paste, or we call it bagoong, onions, garlic, and the dish is named after the train in the Bicol region of the Philippines, known for its spicy food. Ayan, di ba? May pa-intro pa ako ng Bicol Express. And actually, if you're going to cook Bicol Express, you need to have a bit patient, because you need to slice all your ingredients into a bite size. Syempre, with the twist, ang sinabi ko ang aking Bicol Express ay dinagdagan ko siya ng hot dog. Ayan, inislice ko din siya ng bite size, which is hiwain na maliliit. And by the way, pandagdag lang to para sa ganun, hindi naman puros lahat pork, di ba? Nilagyan ko lang siya ng hot dog pang padami na rin at the same time para may twist yung lasa. Hindi lang siya totally pork. Actually, ang Bicol Express is totally pork talaga yung laman niya. But for me, sizzling Bicol Express with a twist, syempre dinagdagan ko siya ng hot dog. Ayan, kahit anong hot dog pwede niyong ilagay. At syempre prepare ko na rin ang aking garlic and ang aking onion. Garlic and onion. Ayan, dinikdik ko lang siya at saka hiwain into small pieces. Pieces talaga. Ano ba 'yan? Ang pag-i-English. Uy, huwag ka na mag-English. Ayan, yun yung spices ko. By the way, ini-slice ko siya and also with my onion. Siyempre, kailangan natin siyang hiwain ng mabuti kahit alangan namang buo natin ilalagay, di ba? Nakakatawa, huwag kang ganyan. O, ganyan nga, hiniwa ko siya ng hiniwa at sinunod ko naman yung sibuyas into small pieces also. At yan nga. Panoorin nyo na lang ha, pasensya na kayo. At pati yung paghihiwa ko ng sibuyas at paghihiwa ng garlic and onion na dadamay sa aking pananalita. Para lang siguro, medyo humaba-haba naman yung sinasabi ko, diba? Para alam mo yung instruction, ganerd. Tapos, syempre, sinunod ko ang luya para sa spices ko. Para medyo pampatanggal lang ng lansa. Kasi, if we're going to cook Bicol Express, we need to put shrimp paste, okay? Naglalagay tayo ng shrimp paste. That is the main ingredients of Bicol Express, which is gives you the taste, which is the saltiness ng ating meat, and of course with the coconut milk. Ayan, no need for you to put salt if your shrimp paste is a bit salty already. It can help to neutralize the taste of your Bicol Express. And syempre, again, that's why I put ginger to lessen yung yung what do you call this? Ano na ba nun? Yung kwanba. Ano na yan? Yung malansang amoy or lasa no shrimp paste. Ayan. Oh, ayan ha. Ganyan na mag-one. Huwag tayong maging perfectionist, girl. And then, syempre, red
chili. Ayan, mapulang sili. Pwede din naman yung green, kaya lang mas mahal yung green, kaya pinili ko na lang yung red. Diba? Basta ganun, basta may pangdagdag kayo ng chili na pang flavor sa inyong Bicol Express, either green or red, pwede po siya. And syempre, wag na wag kalimutan yung kwan natin, yung talagang main, isa sa mga, actually sinabi ko na yung main ingredients is the shrimp paste, but meron pa rin yung pinaka-importanteng lasa, which is yung sili din. Importante din yun para sa ganun. May kick siyang anghang at mapaparami ka talaga ng kanin. And syempre, hiwa-hiwain mo din ito ng maliliit at alangan namang buo, di ba, para makain natin mabuti. Tuloy, ano ba yan? Ayan, pasensya na, hindi ako perfect sa recording, voice recording, pero pinipilit ko naman, sabay ganun. Basta yun, importante na intindihan nyo yung sinasabi ko. And by the way, ito na, prepared na lahat ng aking ingredients, sa mga spices, sili, and sa, actually, kailangan din natin ng pork cubes para mas malasa. Yung hotdog and meat, nandyan na yan. Pati yung coconut milk, and syempre ang ating pepper. Syempre, may unang-una sa lahat, kailangan nating painitin ang ating kawali. At i-saute na natin ang ating mga spices, which is onion. O, saute, huwag kayo. Nagpipiling-pilingan na naman ako sa saute. Ayan, igisa lang po ang ating mga ingredients. In English, saute! O, diba? Wait until it will change the texture, and then you can put your garlic and wait until it will be golden brown. Oh, di ba? Golden brown. And then you can put also your ginger so that it will the aroma, yung aroma ng spices, and maghalo siya sa oil para sa ganun lasang-lasa yung spices pag ilalagay na natin yung meat. And after na igisa na natin siya ng mga 15 talaga, mga 2 to 3 minutes, ayan, na golden brown na yung mga spices natin. We can put our meat, ang ating meat, ayan. Actually, yung meat ko masyado siyang malaman, no? Walang mag-aano, pati-pati. Pero mas masarap to kapag pork belly yung ilalagay kasi may fat siya. And then syempre nilagyan ko na rin ng pepper. Hayaan mo lang igisa. Pag halo-haloin na mabuti. Parang halo-halo or ice cut siya. Diba? And then, lagyan ng maliit na tubig para sa ganun makatulong na mag tender yung meat. And of course, ilagay na natin ang coconut milk. Ayan. Siyempre, haluin na natin ang ating coconut milk para ma-separate mabuti at maihalo mabuti sa ating mga ingredients yung coconut milk. And then, hayaan lang itong kumulo hanggang tuluyang medyo umunti yung lumabas mismo yung lasa ng coconut milk. At siyempre, naglagay din ako ng buong pepper para dagdag aroma din. And syempre, nilagay ko ng aking pork cubes para sa ganun, no need for me to keep on putting any spices na pampalasa. Pork cube is good source na siya. No need for you to keep putting anything else. And then syempre, ang aking sausage, ang aking hot dog, at ihaluin lang hanggang ito'y kumulo na mabuti. At ito'y maluto na. At syempre, talagang sobrang nangangamoy na dito sa bahay. Kasi amoy na amoy mo na yung bango ng mga spices na nilalagay ko sa aking niluluto. At syempre, ang aking bagoong. Yan. At ayan na. Lalong sumarap. Ewan ko na lang kung hindi maamoy ng aking mga kapitbahay o mga ka-housemate dito. Yung aking niluluto ng Bicol Express. Oh my God, lalo siyang nangamoy. Ang sarap yung amoy ng coconut milk with bagoong. At syempre sa lahat ng mga spices na nilagay ko. At syempre ang ating sili. Chile! Ayan, ang ating sili.
at ihaluin nyo lang yan, guys. And then kapag kumulo na siya at alam nyo nang luto na rin yung hotdog also with the sili, ayan, prepare na natin yung mga kailangan pa natin gawin. Ayan, feel ko naman siya, luto na siya. At syempre, di may iwas ang tikman. Ayan, syempre, para mas mabango lalo at hayaan mo maamoy nila na ang aking niluluto ay espesyal. Nilagyan ko siya ng laurel, o, oh, di ba? Dagdag amoy yan at talagang mangangamoy at mangangamoy yan. Kahit takpan mo ang ilong mo dyan, papasukan niya. At syempre, para mas masarap yung sili. Ayan, para level up, level up, level up ang spiciness ng aking Bicol Express. Kaya nga, sabi nga nila, kapag Bicol Express from Bicol, they love chili food. Kaya yan, hindi maiwasan ang sili with gata. Ayan, sharap na talaga. Nako, naglalaway ako kapag nakikita ko na naman itong limot kong to. And syempre, hindi ko maiwasang tikman kung masarap na ba. And feel ko naman masarap na at luto na ito. Syempre, mag-prepare ulit ako ng ating pang sizzling plate. Ayan, ganyan lang po ako magluto. Hindi masyadong masabaw. Gusto ko creamy siya at tama lang yung sauce. Ayoko yung sobrang malabsaw. Ayan, syempre, prepare ko na ang ating sizzling plate. At ayan, inopen ko muna yung aming lutuan. At nilapit ang camera para makita nyo naman. At syempre, nilipat ko ulit. At syaka yan na, sobrang init na yan, guys. At syempre, nag-prepare din ako ng rice. O, oh, diba? At ayan na nga. Ay, naging mainit pa yung rice. At syempre, ilalagay ko na ang aking sizzling Bicol Express. Ang aking Bicol Express sa aking sizzling plate. Oh! Wow! Correct. O, oh, diba? Ayun, o. Oh. Oh. Umuusok-usok pa, o. Oh. And ready to eat na tayo, guys. Hope you enjoyed my video today. And ayan na ang ating finished product. Time for us to eat, guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe lang dyan, please don't forget to subscribe, like, and share my videos. And there you are, guys. This is now the finished product. And thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share my videos. Top up on food troubles. Woot 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 woot. Time to eat.